Samantala, halos 10 milyong Pilipinong manginginom, edad 20 anyos pataas ang masasabing binge drinker o malakas uminom ng alak. Batay po yan sa pag-aaral ng Department of Science and Technology. Paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang sa pagtagay dahil masama sa katawan ang sobrang pag-inom. May report si Mariz Umali. Alas 4 pa lang ng hapon, nagsimula na ang happy hour ng tatlong magkakaibigang ito. Ang maliit na tindahang ito sa gilid ng kalsada ang madalas daw nilang tagpuan para makapag-inuman. Papatagal pagod. Pakikisama po eh. Kailangan po yun. Mataas pa ang araw, mukhang nakakarami na kayo kuya. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Oo. Gano'ng karami iniinom niyo? Ganito lang po. Isang bote? Sa isang bote po. Apat, gano'n. Tatlo. Basta sa 2018 Expanded National Nutrition Survey na isinagawa ng DOST-FNRI, lumalabas na halos 9.9 milyong Pinoy o halos 55% ng buong populasyon ng manginginom edad 20 pataas sa buong Pilipinas ang masasabing binge drinker o malakas uminom ng alak. 68.7% sa mga manginginom, lalaki. 29.5% babae. Pinakamalakas uminom ang mga edad 20 hanggang 29 years old, kung saan higit sa isa kada dalawang tinanong sa survey ang umiinom, sunod ang edad 30 to 39. Ang ilan sa pangunahing dahilan daw ng pagtoma, impluwensya ng barkada, gustong makalimot sa problema, pantanggal stress at pantanggal gutom kapag wala raw makain. Pero paalala ng FNRI o Food and Nutrition Research Institute, lalo na sa mga ikangay wasalak o walang sawa sa alak. Panandali ang solusyon ng kanilang problema, pero sa totoo lang ay nakakasira ito ng kanilang mental health, hypertension, diabetes at saka other cardiovascular diseases. Nagdudulot din daw ito ng sakit sa atay, kawalan ng gana na pwedeng humantong sa malnutrisyon at panghihina at obesity o labis na pagtaba. Nagiging sanhi rin daw ang pagkalulong sa alkohol ng pagdami ng mga krimen. Pero sabi ng mga manginginom na nakausap ko, ngayon naman ang kailangan natin ng katawan natin, di ba? Kaya kami umiinom dito para pampalakas nga namin. Sana ay isa lang na bote, no? Kung sila ay nai-stress, just walk and then inhale, exhale. Yun lang po naman yung remedyo ng stress na. Mariz Umali, GMA News.